Sir Sandro, kamusta nang pakiramdam niyo? Bungad ang tanong ni Kela. Huwag mo ako alalahanin, Kela. Ayos na ako. Ikaw ang dapat at tinatanong ko niyan. Kamusta ka na? Buntis ka pala? Tanong naman ni Sandro at sakto namang pasok doon ni Patrick. Kela, kamusta ka na? Nabalitaan ko na sinugod ka raw sa ospital kaya nagpunta agad ako. At saka ano yung narinig ko? Buntis ka? Ako bang ama? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Habang binabaybay ni Kela ang hallway patungo sa information kung nasaan ang dalawa, ay pinagtitingin na naman siya ng iba pa nilang mga katrabaho. Naabutan niya sina Grace at Elizabeth na nagtatawanan at saka pa lamang tumigil nang dumating na siya. Grace, ito na yung coffee niyo. Nakangiting sabi ni Kela. Nagbigay naman ng nakakalokong ngiti ang dalawa. Wow, pakiramdam ko tuloy Eliza nasa high-end restaurant tayo dahil sobrang bait at galang ng waitress. Ay, oops! Dating manager nga pala siya kaya sanay na sanay. Pabiro sabi pa nga ito kay Kela. Hindi na lamang iyan sineryoso ni Kela dahil para sa kanya ay biro lamang naman iyon at hindi intensyon na patamaan talaga siya. At isa pa, ayaw niyang ma-stress ngayon lalo pa't nagdadalang tao na siya. True! Sagot naman ni Elizabeth. Napatingin naman sila kay Kela. Uy, don't take it personal ha? I'm just kidding. Sabi naman ni Grace na tila hindi naman bukal sa loob ang pagsasabing iyon. Yeah, I know. I'll go ahead na. Nakangiting sagot naman ni Kela at saka akma ng aalis. Thank you, Kel. Nakangising sabi pa ng dalawa. Muling palihim na nagpasaring si Grace. Grabe, for the utu-utu talaga si ate girl. Pahabol pa na sabi ni Grace. Maya-maya pa ay huminto lang sila nang makita ng pagdating ang kanilang boss na si Sandro. Eliza, nandiyan na si boss. Inspired na naman ang maghapon ko nito. Aba, halos isang buwan din kasi siyang wala dito sa office. Kilig na sabi naman ni Grace. Ngayon nga lang muli magsistay doon si Sandro dahil syempre naroon na si Kela. Naglilo din muna siya sa pagpunta doon dahil nga kay Candice para hindi na ito magpunta doon na pag-iiskandalo lang naman ang alam na gawin. Habang sila'y kinikilig, ang iba naman ay tila kinakabahan dahil medyo terror na boss itong si Sandro at istrikto. Kaya nung nawala ito ng isang buwan sa opisina ay nagmistulang mga daga na nagdidiwang ang kanyang mga empleyado. OMG, oo nga. Bakit parang lalo siyang gumapo? Sambit pa ni Elizabeth. Nang mapadaan na ito sa kanilang harapan ay may pagtayo pang dalawa para batiin ito. Good morning, boss. How's the vacation? Parteng bungad ng dalawa. Huminto naman ang kanilang boss na si Sandro at saka sumagot. Good morning. Ayos naman. Kayo, how's your report? Balita ko pa 1 month na yun na since nung umalis ako. Wika niya sa dalawa. Nagkatingin na naman sina Grace at Elizabeth. Actually, ipapasa na po namin ngayon. Sabi naman ng dalawa. Make sure, ha? I need that today. Tugon naman ang kanilang boss na si Sandro. Yes, boss. Sabay nilang tugon. Napatingin din si Kela sa kanila at sa loob-loob nito ay humahalakak na siya sa tawa dahil kiaga-aga ay nasabon na kaagad ang dalawang maarte na ito. Hindi na tumugon pa si Sandro at saka umalis na lamang. Ano ba yan? Nabay naman one pa tayo? Inisasabi ni Grace. Nang mapadaan naman si Sandro sa marketing department ay napahinto siya upang kumastahin ang unang araw ni Kela. Good morning, Kela. Bati ni Sandro dito. Napataas naman ang kilay ng dalawang babae dahil kani-kanina lamang ay mainit ang ulo nito sa kanila. Tapos pagdating kay Kela ay biglang maganda ang mood. Good morning din po, Sir Sandro. Bati naman ni Kela. Nang batiin na siya ni Kela ay pinapunta na rin niya ang dalaga sa kanyang opisina. So, how's the first day? Are you overwhelmed with the new environment? Okay bang workstation mo? May gusto ka bang ipabago? Just tell me. Iuutos ko kaagad. Napingiti na nga lang si Kela dahil ramdam na ramdam niya ang pag-aalaga ni Sandro sa kanya. Kaya naman naisip niya, what more pa kapag nalaman nitong magiging ama na siya sa ipinagbubuntis ngayon ni Kela.
Nako, masyado niyo na po ako ina-spoiled. Sige kayo, baka masanay ako. Sabi naman ni Kela. Napangiti naman doon si Sandro. Eh ano naman kung i-spoil kita? Wala na rin namang magagalit, diba? Tanong niya kay Kela. Natahimik naman ang dalaga. Ah, oo, tama ka naman. Nauutal niyang sabi. Anyway, just feel welcome here, ha? Kapag may kailangan ka o problema o kung may nambubuli sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Walang makakagalaw sa'yo dito. Uwi ka naman ni Sandro. Okay po. Pero kapag usapang bully, huwag niyo na po akong alalahanin sa bagay na yan dahil yakang-yaka ko na yan. Sagot naman ni Kela. Matapos ang usapang yon ay nagsimula na rin magtrabaho si Kela. Nang sumunod na araw ay hindi naman nakapasok si Sandro dahil ayon sa sekretarya ay masama raw ang pakiramdam nito. Hindi raw makakapasok si boss, sabi ni Diane kay Kela. Nagtataka rin sila tanghali na nga ay wala pa rin si Sandro. May appointment pa man din si Kela rito. Bakit daw? Nagtatakang tanong naman ni Kela kay Diane. Ewan, baka masama ang pakiramdam? Sagot naman ni Diane. Maya-maya pa ay nagtungo na roon ang sekretarya ni Sandro. Kela, yung reports daw, pakidala na lang sa kondo ni boss. Utos niya kay Kela. Nagkatingin na naman sina Diane at Kela. Ngayon na ba raw? Tanong ni Kela sa sekretarya. Oo daw, tugon naman niya. At dahil kailangan din naman talagang maipasa kaagad yung report ay pumayag si Kela. Isa pa ay gusto rin naman niyang malaman kung bakit nga ba hindi pumasok ko yun si Sandro. Okay, sagot ni Kela. Pahatid ka na lang sa carpool. Pahabol naman ang sekretarya. Sige po, tugon naman ni Kela. Inayos niya na ang kanyang mga gamit na dadalhin. Nang matapos siya ay nagtungo na siya sa sasakyan at nagpahatid na sa kondo ng kanyang boss na si Sandro. Malapit lamang din ang kondong iyon at wala pang gasinong traffic kaya mabilis silang nakarating doon. Iniwan na rin muna siya doon ang driver at tatawag na lamang si Kela kapag magpapasundo na ito. Nang marating niya ang suite ng kanyang boss ay nag-doorbell na siya tumawag. Boss, si Kela po ito, malakas na sabi ni Kela. Sa loob naman ay mabilis na pabalik ko si Sandro. Natila ba? Talagang kanina pa niya hinihintay ang pagdating doon ni Kela kaya mabilis na niya nang binuksan ang kanyang pintuan. Pasok ka, sabi ni Sandro kay Kela sa tinatamad na boses. Magulo pa ang buhok nito at nakapambahay pa na tila wala talaga sa mood na pumasok. Kabado nga pumasok sa loob si Kela at iginala ang paningin sa buong suite ni Sandro. Napansin naman niyang malamlam ang mga mata ni Sandro kaya hindi niya na naiwasan pa ang magtanong. Ayos lang po ba kayo, Sir Sandro? Nag-aalala niyang tanong kay Sandro. Umupo naman sila sa may sofa. Actually, hindi. Ang sakit nga ng mga muscles ko eh, sabi ni Sandro tsaka malayang isinanda lang kanyang likod doon sa couch. Para makasiguro si Kela ay hinawakan niya ang noon ng lalaki at doon niya na lamang nilalagnat nga ito. Nako, ang init niyo! May gamot po ba kayo na nainom? Nag-aalala ang tanong ni Kela. Ipinikit naman ni Sandro ang kanyang mga mata tsaka sumagot. Wala pa, matipid at mahinang sagot ni Sandro. Gumawa naman ng paraan si Kela upang mapababa naman ang lagnat ng binata. Saglit lang po, magpahinga na muna kayo sa kama ninyo. Hahanap lang ako sa kusina ng pwedeng iluto para may laman ng sikmura nyo bago kayo uminom ng gamot. Ika ni Kela. Sumunod naman kaagad si Sandro at pumasok na sa kanyang kwarto. Nagtungo naman sa kusina si Kela at doon ay naghanap ng maaari niyang iluto. Niwala nga siya nakitang processed foods o mga noodles doon. Nakakita siya ng cabbage at ilan pang mga gulay sa ref at saka iyon na lamang ang pinag-eksperimentuhang lutuin ni Kela. Basta ang mahalaga ay may mahigup na sabaw si Sandro para mainitan ang sikmura niya bago man lang uminom ng gamot. Habang pinapakuluan ng sabaw ay kumuha na muna si Kela ng batsa na may lamang malamig na tubig tsaka malinis na bimpo upang ipunas sa buong katawan ni Sandro. Salamat, sabi ni Sandro kay Kela. Wala ho yun. Pupunasan ko lang ho ang kamay ninyo ha para bumaba ang lagnat ninyo. Paalam ni Kela. Tila nanginginig pa nga ang kanyang mga kamay dahil para bang bumabalik na naman sa kanyang mga alaala ang mga nangyari sa kanilang dalawa ni Sandro noong gabi sa may beach resort. It's okay.
Just do what you want. Sagot ni Sandro habang nakatitig kay Kela. Hindi naman makafocus si Kela dahil sa mga titig na iyon. Ngunit kailangan niya pa ring labanan at bilisan para matapos ng pagpupunas niya na iyon. Pasimple namang napapangiti si Sandro. Nang matapos ay magpaalam ng muli si Kela upang magtungo sa kusina at ikuha na ng pagkain ng kanyang boss na may sakit. Nang makaluto ay bumalik ng muli si Kela sa kwarto ni Sandro na dala-dala ang mga niluto niyang mainit na sabaw na may mga gulay. Sir Sandro, kain na po muna kayo. Saglit, tulungan ko po kayong bumangon. Sabi ni Kela. Ibinaba muna niya ang dalang food tray tsaka tinulungan si Sandro na makabangon. Salamat. Tugon naman ni Sandro. Sinimula na rin ni Kela na subuan si Sandro. Sobrang taas po ng lagnat ninyo. O hindi pa pala ako nakapunta rito eh, walang magpapainom sa inyo ng gamot. Wika niya. Napangisi naman ang lalaki. Actually, that's the purpose of that report. Dahilan ko lang yan. Sabi niya. I don't want anybody to take care of me. Dagdag ni Sandro na nangungusap ang mga mata na nakatitig sa mukha ni Kela. Hindi naman mawari ng babae ang kanyang mararamdaman, ngunit alam niya sa sarili niya na nagugustuhan niya na ang kanyang boss na si Sandro. Ngumiti na lamang siya dahil hindi rin naman niya alam kung paanong sasagutin ang sinabing iyon ng lalaki. Tapos makakain ay pinainom na rin niya ng gamot si Sandro at saka muli nang tinulungang makahiga. Hindi na nga rin napansin noon ni Kela ang oras dahil sa pag-aalala na rin sa kanyang boss na may sakit. Please, Kela, don't leave me. Biglang hinawakan ni Sandro ang malambot na kamay ni Kela na kasalukuyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Don't worry, dito lang po ako. Hindi ako aalis. Nakangiting sabi naman ni Kela. Hindi na rin namalaya ni Kela na doon na rin pala siya nakatulog sa may couch sa loob ng kwarto ni Sandro. Pagkagising niya ay nakakumot na siya at nang pagtingin niya sa kama ay wala na roon ang kanyang boss. Nako, umaga na pala, sabi ni Kela. At sa pagbangong iyon ni Kela upang hanapin sana si Sandro, ay nasa kusina lang naman ay bigla na siyang nawala ng malay nang makarating na siya sa may pintuan. Balak pa naman sana siyang isurpresa ni Sandro sa kanilang breakfast, ngunit nadatla na lang niya ang dalaga na nakahandusay na sa sahig. Kela? Mabilis niya itong binuhat palabas ang kondo at isinugod sa ospital. Kahit anong gising niya sa dalaga, ay hindi ito magising. Kaya naman dala ng takot ay dinala niya ito sa malapit na ospital. Mr. Davidson, Miss Kela is 4 weeks pregnant, kaya bawal na bawal sa kanyang mapagod dahil medyo sensitive siyang magbuntis. Mamaya ay ibibigay ko ang mga reseta na gamot at vitamins na kailangan niyang inumin. Hindi dapat pumalya dahil may ibibigay din akong pampakapit. Medyo mahina pang kapit ng bata kaya kailangan niyang inumin ang mga gamot na ibibigay ko. Nauunawaan niyo po ba, Mr. Davidson? Bika ng doktor. Simula kasi nang i-anunsya sa kanya kanina ng doktor na buntis pala itong si Kela, ay natigilan na si Sandro. Para bang may halong sabik at pagtataka ang kanyang nararamdaman ngayon. Gusto niyang malaman kung sino ang ama ng bata. Gusto niyang marinig mula sa bibig mismo ni Kela na siya ang ama ng bata. Ngunit paano kung hindi? Kaya naman pagkaalis ng doktor ay pumasok na siya kaagad sa kwarto na kinaroroon na ni Kela. Sir Sandro, kamusta na pong pakiramdam niyo? Bungad na tanong ni Kela sa mahinang boses at talagang si Sandro pa rin ang inaalala niya. Samantala ay lumapit naman sa kanya si Sandro at saka umupo sa tabi ng kama. Huwag mo na ako alalahanin, Kela. Ayos na ako. Ikaw. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Kamusta ka na? Buntis ka pala? Tanong naman ni Sandro na sakto namang pasok doon ni Patrick kaya natigilan sila bigla. Kela? Kamusta ka na? Nabalitaan ko na sinugod ka dito kaya nagpunta agad ako dito. At saka ano yung narinig ko? Buntis ka? Ako bang ama? Doon ay tuluyan ang kinabahan si Kela. Kapag pinaglalaroan ka nga naman ng pagkakataon, at talagang silang dalawa pa ang naroon. Hindi naman maamin ni Kela ang totoo kahit na ang totoo naman talaga ay si Sandro ang ama. Hindi naman kasi alam ni Patrick na may nangyayari sa kanila ni Sandro kaya naman hindi niya maamin-amin ang totoo. Anong ginagawa mo dito, Patrick? Umalis ka na, sabi naman ni Kela. Ngunit tila wala namang narinig si Patrick, bagkos ay namimilit pa rin ito at nananatili doon. No,
Bakit naman ako aalis? Dito lang ako. Dito lang ako kasama kayo ng anak ko. Uncle Sandro, salamat sa pagbabantay sa kanila. Pero ako na. Ako nang bahala sa mag-ina ko. Sabi naman ni Patrick, hindi naman sumagot si Sandro bagkos sa hinayaan na lamang na si Kela ang magdesisyon kung sino sa kanilang dalawa ang mananatili doon. Hindi ikaw ang ama ng bata, Patrick. Kaya umalis ka na. Umalis ka na. Ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa iyo. Malakas na sabi naman ni Kela. Napangisi naman si Patrick. Hindi ako. So ibig sabihin may iba pang lalaki na nakakagalaw sa iyo bukod sa akin. Sige. Kung hindi ako, sino? Sabihin mo ngayon dito. At saka pa lang ako aalis kung sino ang hayop na lalaking yan. At ito na nga ang ikinakatakot ni Kela na malaman ni Patrick na ang Uncle Sandro nito ang ama ng bata. Alam niyang gagawa na naman ito ng gulo at baka kung ano pang magawa nito sa kanyang sariling tiyuhin. Kaya naman minabuti na lamang ni Kela na ilihim na lamang at huwag na lang ding ipagtapat kay Sandro para wala ng gulo. Hindi mo kilala. At oo, akala mo ba ikaw lang may karapatang magluho? At saka walang masama sa ginawa ko. Dahil tumikim ako ng ibang lalaki. Pero wala na tayo. Kaya hindi na panluloko yon. Hindi katulad ng ginawa niya sa akin ni Ingrid. Muliaw naman niya kay Patrick sabay na pahawak sa kanyang tiyan. Kaya please leave me alone. Iwan niyo na ako dito. Dahil kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Umalis na kayo. Sigaw niya. Hindi na rin sumagot pa si Patrick. Bagkos ay sinunod na lamang din ang sinabi ng babae, ngunit sa pag-alis niyang yon ay hindi pa rin niya matanggap na nabuntis na ng ibang lalaki si Kela. Habang si Sandro naman ay lumabas na rin at hindi na rin siya nilingon pa ni Kela. Matapos noon at nang makalipas ang ilang araw nang muling dadalawin ni Sandra si Kela, ay doon niya na lamang wala na pala ito doon. Nagdesisyon nga umalis itong si Kela at umuwi na lamang ng kanyang probinsya para makaiwas na siya sa stress. Mahina kasi ang kapit ng bata at anumang oras ay maaaring malaglag. Kaya bilang pag-iingat sa kanyang anak ay umalis na lamang siya. Hindi rin naman tumigil sa paghahanap si Sandro dahil naniniwala siyang sa kanya ang bata. Hindi na rin nag-abala pa noon si Patrick na hanapin at habulin si Kela. Lalo pa ngayon na nabuntis na rin niya si Ingrid at malapit na rin silang ikasal kaya unti-unti na rin siyang nakakalimutan ni Kela. Habang si Sandra naman ay nagtsatsaga pa rin sa paghahanap kay Kela. Umabot na ng 9 na buwan at sakto na 9 na buwan na iyon ay natuntun niya rin ang kinaroroonan ni Kela. Natagpuan niya ang dalaga sa may dalampasigan at abala sa pagbibilad ng mga isda upang gawing tuyo nang biglang napahawak na si Kela sa may alambre na para bang manganganak na ito. Aray! Unti-unting sigaw ni Kela. Kaya naman nilapitan na rin siya ni Sandro na ikinagulat naman niya. Sandro, ano kinagawa mo dito? Aray! Huwag ka na magsalita. Manganganak ka na. Mamaya na tayo mag-usap. At doon ay binuhat na rin ni Sandra si Kela patungo sa malapit na ospital dahil pumutok na rin ang panubigan nito. Kabado nga naghihintay si Sandra sa labas ng OR. Kaba ng isang ama. Siguradong sigurado kasi talaga siya na siyang ama ng bata. Ilang sandali pa nang makaraos na si Kela ay tinawag na rin ni Sandro ang doktor upang makita ang bata. Nagpasagawa na rin siya ng DNA test. At kahit naman hindi magpa-DNA test si Sandro ay masasabing sa kanya talaga ang baby boy na yon dahil kuhang-kuha nito ang isang pares ng biloy niya. Napakagwapo rin katulad niya. Sir, maaari niyo na pong kargahin ang anak ninyo? Nakangiting sabi ng nurse kay Sandro. Kabado pa nga ito dahil hindi pa naman siya nakakahawak ng baby. Ngunit gustong-gusto niyang subukan kaya naman iniangat na rin niya ang kanyang dalawang braso at saka maingat na doong ipinatong ng nurse ang baby boy nila na pinangalanan ni Kela na si Sander. Para kalapit ang pangalan ng ama nito na Sandro. At nang makarga ni Sandro ang bata ay doon nga niya nalamdaman ang halong kaba at saya. Nakatitigla siya sa bata at maluha-luha pa ang kanyang mga mata. Anak ko, napakagwapo mo anak ko. Maluhaluhang sambit ni Sandro. Nang magising na si Kela, ay doon niya na nakita ang kanyang mag-ama. Kamukha mo ba siya? Mahinang tanong ni Kela.
Napatingin naman kaagad si Sandro sa kanya. Kela, gising ka na pala. Ito na ang baby mo. Baby natin. Sambit ni Kela at tuluyan nangang naliwanagan si Sandro dahil sa mismong bibig na iyon ni Kela nagmula na siya nga ang ama ng bata. Ano? Ano yun, Kela? Oo, Sandro. Ikaw ang ama ng bata. Ayoko na rin ilihim pa dahil kahit naman ipa DNA test mo, ikaw at ikaw pa din naman ang lalabas sa ama ng baby natin. Kinalangan ko lang talagang itago para maprotektahan kayo laban kay Patrick. Natatakot din ako masaktan nun dahil baka malaglag ang baby kaya nagpakalayo-layo na lang ako. At nagpapasalamat ako dahil muli mo ako nahanap. Salamat, Sandro. Pagtatapat naman ni Kela. Too much words kung mag-i-explain pa ako. Ang mahalaga ngayon ay ayos ng lahat. Wala ka na rin dapat ikabahala because I will protect both of you at all cost. Hindi na rin naman tayo dapat magambala pa ni Patrick dahil magkakababy na rin naman sila ni Ingrid. Kela, ibabalik ko na kayo sa Maynila. Doon na tayo titira sa mansyon at handa ka tang pakasalan. I love you, Kela. Mahal na mahal kita. Sambit naman sa kanya ni Sandro at saka muli nang hinalikan ng babae sa mga labi nito. At magmula noon ay isinama na nga ni Sandro ang kanyang mag-ina sa Maynila. At katulad ng ipinangako niya ay pinakasalan niya si Kela. Nalaman na rin nito ni na Patrick at Madam Zenaida. At wala na rin naman silang pakialam sa mga ito kaya hindi na iyon issue sa kanila. Kaya naman ngayon ay mapayapa nang nagsasama si na Kela at Sandro kasama ang kanilang baby Sander bilang isang buong pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!